pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang batak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sasidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya nagpakita ngayong matatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayun din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at nagagalak na sila'y igalang ng mga tao. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Hinuhutuhot nila ang ari-arian ng mga biyuda at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila." Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
sinasabi ko sa inyo, ang hinihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.